呢度，你会人，我呢度，nakikiusap ako sa inyo! Paraanin nyo kami! Ikinalulungkot ko, Hepe. Ikaw mismo, alam mong bawal ang gagawin nyo. Pero, Father, sumusunod lamang ako sa utos. Kahit alam mong mali at labag sa batas ang gagawin nyo, Hepe ka pa naman ng pulis. May bata yan! Si Congressman Cortez para ipagawa niya to. Huwag mong kalilibutan, Hepe. May patayan din kami para magbarikada dito. Kung hindi kayo alis dyan, ay mapipilitan kaming gumamit ng daas! Gawin mo ang inakala mong tama, Hepe. Pero hindi kami alis dito. At ito ang tandaan mo. Kailanman ay hindi mangingibabaw ang kasamaan laban sa kabutihan. Pambayin nyo! Kapit Vicente! Let's go.
Father, imbis na kayong pumigil sa galo. Kayo pa ang namumuno sa kaugluhang ito. Mayor, hindi ugali ng pari ang mamuno sa gulo. At kahit kailan, hindi ko ginamit ang aking mga kamay sa pananakit. Dumidepensa lang ako. Ako lang nakikiusap, Father. Bayabain niyo ang mga taong ito. Pararatingin ko kay Congressman ang mga problemang ito nang mabigyan ng solusyon ang mga tao dito. Oo! Kung hindi pa namin alam, mga tuta rin kayo ni Congressman! Mayor, Sekretaryo, Hepe, iparating nyo kay Congressman Cortez na kahit anong mangyari, ay hindi nyo mapapalis sa mga tao na katira dito. Huwag kang magkalala, Father. Makakarating to kay Congressman. Sige, atras! O sige, atras! 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 Yeah! Mga kapatid, tulad ng sinabi ng Diyos at sinasabi ko sa inyo, huwag kayong padadala sa mga bulaang propeta. Dahil pawang mga sugod ng demonyo ang mga yan. Ito ang mga taong nakangiti kapag kaharap mo, pero sa loob ng kanilang utak ay ang kanilang maitim na bala. Kahalintulad sila sa mga politiko na sa araw ng pangangampanya, parang hari sa kabaitan at maamong tupa. Pero sa sandaling sila ay mahalal na at sila ay nasa pwesto na, wala silang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Nakalimutan na ang pangako sa bayan. Pumapasok lamang sila sa simbahan para ipakita sa mga tao na sila ay malapit sa Diyos. Karamihan sa batas ng ganitong klaseng politiko ay ang salitang nakawan ang mayayaman. Lokohin ang mahihirap. Itong mga ganitong klaseng tao na para bang may sakit na ketong na nakakahawa ay dapat layuan. Mami, bakit tayo dinilingan ng mga tao? Huwag kang maingay. Kaya kayo na naghahangad na yumaman, kahit sa masamang paraan, binabalaan kayo ng Diyos. Sige po, Father. Sana po makarating kayo. Asahan ninyo. Darating ako. Salamat po. Father, si Congressman Cortez o nandyan. Maiwan ko muna kayo. Sige po, sige Father. Po, Father. Sige. O, Congressman, Hepe, maupo kayo. Hindi ko gustong ginawa mo sa akin kanina. Ginawa ko lang ang nararapat. Anong nararapat? Nararapat ba yung ipahiya mo ko sa harap ng mga tao? Paano naman kita pinahiya? Karapatan ko ang tumanggap ng komunyon. At tungkulin mo bilang pare ang pagkalooban ako. Si Kristo man ay pinahiya niya si Judas na isa sa kanyang mga apostoles sa banal na hapunan. Karapatan ko bilang pare
ang hindi ka pagbigyan. Dahil labag sa batas ng simbahan, ang bigyan ng komunyon ang sinuman na hindi man lang nangungupisan. At natitiyak ko, Congressman, mangumpisal ka man, hindi mo ikukumpisal ang mga kasalanan mo sa mga taga-Santo Cristo. Hindi yan ang sadya ko, Father. Gusto kong ipaalam sa inyo na labag sa batas ang ginagawa niyong pagtulong sa mga taga-Santo Cristo. Ang labanan ng pamahalaan. Hindi kami lumalabag sa alinmang batas, Congressman. Gusto lang namin iparating sa kinauukulan na legal ang aming pagtanggi sa kagustuhan mo. Legal ba masasabi niyong hadlangan ang pag-unlad ng bayan? Hindi namin hinahadlangan ang kaunlaran ng Santo Cristo, kundi ang maling pamamaraan. Akong kinatawan ng pamahalaan na sinasabi mo, Father. Karapatan ng gobyerno na alisin lahat ng hadlang sa ikauunlad ng bayan. Pero pag-aari ng simbahan ang lupang gusto mong bawiin. Bilang mambabatas, alam mong naghihiwalay ang batas ng simbahan at ng pamahalaan. Ang hirap sa inyo, mga pare. Pati pagpapatakbo ng gobyerno, pinakikialaman ninyo. Baka nakakalimutan mo, Father, na ang lupang sinasabi mong pag-aari ng simbahan ay dating pag-aari namin, mga Cortes. Binabawi ko lang ang dating amin. Dokumentado ang ginawang pagbibigay donasyon ng iyong yumaong ama sa lupang tinutukoy mo. Kaya nasa amin ang karapatan. At tanging legal na dokumento lamang ang maaring magbalik nito sa inyo. Legalidad ba ang gusto mo, Father? Sige. Pagbibigyan kita. Ang parian. Talagang kinakalaban ako. Hindi ako makapapayag na isang paring katulad niya na walang alam kundi magbindisyon ng mga patay ang hahadlang sa mga plano ko. Mula nung malipat sa bayang ito, ang paring yan, lalong lumakas ang loob ng mga taga-Santo Cristo. At hindi lang yun, sir. Eksperto pa siya sa Aikido. Hindi ako magtataka. Dahil dating military chaplain ng paring yan. Kaya pala palaban eh. Anong binabalak mo ngayon, sir? Kilala mo ako, Nestor. Tulad ng dati, batas ni Congressman Cortes ang masusunod! Hanapin niyo si Marlon. Hindi na kailangan, sir. May tao na ako nagtatrabaho kay Father.
Ineng, anong ginagawa mo riyan? Daig mo pa ang butiking tinalupan. Baba mo ako dito! Pedro? Pedro! Father? Ano ba? Tumawag ka ng pulis. Tumawag niyo ako dito! Opo. Ano ba? Congressman Cortez! Epe, may bisita ko kayo. O sige, patuloyin mo. Magandang umaga, Epe. Magandang umaga, Father. Tuloy kayo. Upo muna kayo. Salamat. Ano pong atin, Father? Kinukumusta ko lang yung kaso ng babaeng pumasok sa kumbento kagabi. Ah, umamin na siya, Father. Isa pala siyang miyembro ng Akyat Bahay. Akyat Bahay? Pero bakit naman bahay pa ng Diyos ang napili niyang akyatin? Hindi kaya ako ang target niya? At hindi ba niyo kinasuhan ng illegal possession of firearms? Eh, paano ko siya makakasuhan ng illegal possession of firearms? Eh, plastic ko yung barrel eh. Plastic? Pepe, hindi ito ang barrel na nakuha ko sa kanya kagabi. Ang nakuha ko ay isang 92F Beretta. Hindi kayo may nangyaring magic. Focus, focus, ang totoong baril naging plastic. Father, wala akong hocus-pocus dito. Ito ang nakuha ng mga pulis ko. Ito ang dala ng babae nung pumasok sa inyo sa simbahan. Pero huwag kayong mag-alala. Pipigayin ko ng gusto. Makakuha lang tayo ng ibang impormasyon. Sana nga. Sana nga. Paano, Hepe? Hindi na kami magtataga. Sige, o. Tayo na, Pedro. Lintik na pare yun! Hindi lang pala sa Aikido magaling. Malakas din ang pakiramdam at pangamoy. Sir, si Cathy, sumabit. Nasa kulungan ngayon. Baka isabi tayo nun. Baka umatay yun. Relax ka lang, Nestor. Don't panic. Si Hepe na ang bahala doon.
Sir, nakuha na namin si Marlon. Good. Ano nangyari dyan? Lumaban ho. Yan, dasa sa kyan. Oh, Marlon, kumusta ang bakasyon mo? Tapos na ang trabaho ko sa iyo, Congressman. Kaso, hindi ka marunong tumupad sa usapan. Relax ka lang. Hindi biro yung kaso mo. Bitay ang katapat. Alam mo, wala akong kasalanan, Congressman. Pero wala kang sapat na katibayan para patunayan niya sa korte. Ikaw at ang babae mo ang nakakaalam na wala akong kasalanan. Sawang-sawa na ako sa mga lakad ko. Gusto ko na magpahinga. Pwede, bakit hindi? Pero sa loob ng kulungan. Marlon, sabihin nating huling lakad mo rito. Tapos i-quits na tayo. Ilang beses mo na sinabi sa akin yung Congressman. Oh, come on, Marlon. Simpleng-simple lang pagkagawa ko sa'yo. Dukutin mo ang paroko ng Santo Cristo. At hindi mo dapat patayin. Dahil kailangan ko siya ng buhay. Magmahalang kayo. Igalang ang isa't isa. Opo, padre. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Ano po yun? Tungkol ho dito. Ah, ganun ba? Di kayo, tuloy kayo sa loob. Salamat po. Magandang umaga naman. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga naman sa inyong lahat. Paano po, Padre? Papakabait kayo, ha? Opo. Aling Tomasa, dala ko ng perang nalikom ng aking parokya para matuloy ng pagpapagawa ng kapilyang ito. Salamat po, Father. Malamang kung hindi dahil sa inyo, hanggang ngayon ay hindi pa rin maaayos ito. O paano, Aling Tomasa? May iwan ko muna kayo at ako'y marami pang lalakarin.
Salamat po ulit. Salamat po, Father. Salamat po, Father. Yung dalaw, Father. Mga bata. Oh, mga bata, may candy ako para sa inyo. Mano kayo, mano. Oh, huwag magagawan. Ako pa, Father. Buti naman tumawag kayo, Mamberto. O, kumusta ang negosyo natin dyan sa Tubuan? Ayos lang, Congressman. Pwede na tayong kumain ng mga ilan nila sa susunod na buwan. Good. Very good, Mamberto. O, sige. Kayo na hong bahala mag-alaga dyan, okay? Opo, sir. O, sige. O, kayo, boss. Ano nang balita kay Marlon? Ayon sa mata natin sa bayan, tinatrabaho naman daw niya. Good. Talaga maasahan ang batang yan. Bigyan mo ako ng mainom. Alam mo, sir, wala talaga akong tiwala sa Marlon na yan eh. Paano kung di kanya sundin at tumakas uli siya? Hinding-hindi niya magagawa yon. Dahil hawak ko ang kanyang buhay. Pero ang pinag-aalala ko, sir, maraming nalalaman si Marlon sa takbo ng negosyo natin. Siya may kagustuhan na kumaras sa trabaho, di ba? Di, pagbigyan natin siya. Pero sir, alam mo na, Store, hindi ako ganun kasama. Para hindi ko pagbigyan ng kanyang kahilingan. Pag natapos ng kanyang misyon, hinding-hindi na siya babalik sa kulungan. Gandang araw po, Father. Gandang araw. Magandang umaga ho, Father. Oh, Juan. Kumusta naman ako? Mabuti-buti naman po. Malaking bagay yung perang binibigay niyo sa akin. Nakakabili naman po ako ng gamot. Naku, Juan. Takpan mo. Pag dinapuan ang bangaw yan, uuurin. Baka putulin niya binti mo. Si Juan putol ka na. Oh, bumili ka pa ng gamot. Baka naman tinutongits mo yung perang binibigay ko sa'yo. Hindi po, Father. Binibili ko po talaga ng gamot. Oh. Magkano ho ito? Ay, 15 pesos po. Bili na po kayo. Ilang kilo po? Dito ho, 10 lang. Ay, aba, 10 dito po. Ho kayo. Alik kayo. Mas mura. Ay, totoo. Eh, magkano ho yung 2 kilo dito? Ito, oh. Yan, ako, 3. Sige. Mura-mura tayo, Mario. Oh. Sayang ganun mo, piso. Ano, ha? Ah! Aba! Kapalit na mo! Ha? Ako ay nagawa ko kung ano ba ano 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 eh, kasi po, Father, nangaagaw siya ng suki. Bakit mo naman ginagawa yan? Eh, paano kasi, Father, ang mahal-mahal ng presyo sa kanya, kawawa naman, kaya lumipat po sa akin. Tingnan niyo tuloy ang nangyari sa inyo. Nagkasira-sira mga paninda ninyo. Malulugi kayo niyan. Oh, at tingnan mo yung ayos mo. Daig mo pa si Rosana Rosas. O sige, magbati na kayo. Magkamaya na kayo. Huwag na tayong mag-aaway, ha? Kung ganyan ba lahat ng tao sa mundo, walang gulo. O sige,
Lamputin ninyo ang mga paninda ninyo. Ay, Father, may muta ka. Hindi muta yan. Buto ng kamatis na ibinato mo. Ay, sorry po, Father. Sige. Lamputin nyo yung mga gulay na puwede pang pakinabangan. Baka sakaling mabili pa. Opo. Ano ka ba? Tatangata ka, hindi mo tinitingnan dinadaanan mo. Pasensya ka na, miss. Congressman Cortez Residence. Hello, si Congressman Cortez. Sandali lang po. Sir, telepono po. Ikuha mo akong tubig. Opo. Hello. Okay na, sir. Sa makalawa ko na gagawin ang misyon. Oh, Marlon. Good. Ah, ganitong gagawin mo. Delikado kasi kung magsosolo ka. Masyado kasing panatiko mga tigas Santo Cristo sa paring yan. May makakasama ka. At sila magsasabi sa'yo kung saan mo dadalhin yung pare. Okay, Marlon? Good luck. Sorry. Ikaw na naman. Sinusundan mo ba ako? Ako, miss, hindi ho. Eh, anong ginagawa mo dito? Katulad mo. Eh, namimili rin ako. Pasensya na, miss. Hindi ko naman sinasadya talaga mga pangyayari. Nagkataon lang. Ako nga pala si Marlon. Eh, ano ngayon sa akin kung Marlon ang pangalan mo? Alam mo? Mawala lang yung galit mo sa akin. Bibit-bitin ko lahat to. Ang dami niya, no? Ang bigat. Hindi mo kaya lahat to, eh. Oh, sige. Pero hanggang sa bahay. Oh? Sige, call. Ako nga pala si Cindy, Marlon. Ito bang bahay niyo, Cindy? Oo, halika, tuloy ka. O, paano, Sins? Mauna na muna ako, maiwang ito rito. Oops, oops, oops! Hindi naman ako makakapayag na aalis ka na lang dito nang hindi ka nagmimeryenda. Nakakahiya, baka nakakaistorbo lang. Ako lang naman ang mag-isa dito sa bahay, eh. Tsaka, busog pa naman ako, eh. Sa susunod na lang. Pwes, kung ayaw mong kumain, sigurado ako hindi mo ako tatanggihan kapag niyaya kitang uminom. Dahil nakita kita, puro alak ang pinamili mo. Diyan tayo magkakasundo. Alam mo, bilib ako sa'yo.
Ang lakas mo pala uminom. At saka isa pa, ang cute mo. Ang lakas-lakas ng apil mo. Lasing na nga ako eh. May baril ka pala. Pumuputok ba yan? Pag kinalabit. Cindy! 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 Padre, ako po'y nangungumpisal sapagkat ako'y maraming pagkakasala. Sabihin mo ang iyong mga kasalanan. Tatlo po ang boyfriend ko at mahal na mahal ko po sila. Padre, hindi ko po alam kung sino po pipiliin ko sa kanila. Ang pinakamabuti niya, piliin mo kung sino ang higit na mahal mo doon sa tatlo at siyang pakasalan mo. Opo. Ano pa ang iyong mga kasalanan? Wala na po, Padre. Bilang parusa sa iyong mga kasalanan, magrosaryo ka ng 5 beses at magdasal ka ng 10 Abaginong Maria. Sakalang ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Namin sumasalangit ka, sambahin na yung alam mo sa akin at kabilang sumunan doon mo at sumunan. Sus, Mariusa. Ang tanda-tandaan na tatlo-tatlo pa ang boyfriend. Siguro pinagli sa sili. Father, mangungupisal po ako sa mga kasalanan ko. Sabihin mo ang iyong mga kasalanan. Isa po kung mamamatay tao. Pero hindi yan ang ikukumpisal ko. Sa pagkakataong ito, ay muli ako magkakasala sa isang taong alagad pa ng Diyos. Anong ibig mo sabihin? Huwag kang kikilos sa masama. Huwag kang magpapalata sa mga tao. Kundi mapipilitan akong patayin ka. Ay!
Ano ibig sabihin niya na? Anong gagawin mo kay Father? Saan mo siya dadalhin? Okay lang. Uy, Father, oh! Daba! Daba! Tayo pupunta. Dami mong tinatanong ah. Hello! Hello, sir. Si Marlon to. Oh, Marlon! Andito na yung pare. Good work! Talagang maaasahan ka. Yes, sir. Paano yung pinag-usapan natin? Huwag kang mag-alala, Marlon. Tutupad ako sa usapan natin. Kakausapin ko si Tony at itadrap ko lahat ng kaso laban sa'yo. Entonces, malaya ka na. Si Diego nandyan. Gusto ko siya makausap. Sino si Diego? Ako! Sir. Diego, ingatan mo ang paring yan. Pupunta ako dyan para papirmahin ang gunggong na paring yan ng mga papeles. At gusto ko, pagdating ko dyan, patay na si Marlon. Maliwanag ba? Ang ibig mo sabihin? Patay na si Marlon! Yes, sir. Ano ibig sabihin nito? Itaon mo yan! Itaon mo! Simple lang. Tapos na serbisyo mo kay Congressman Cortez. Kaya dapat, mamatay ka na. Sinasabi ko nga ba't si Congressman Cortez ang may pakanaan nito? It's a miracle. No, Father. It's my money. And my... And... your agua de pataranta? Thank you, Father. Sigurado parating sila. Halika!
Nieta! Nestor, tawagin mo si Epe. Sabihin mo sa kanya maglagay ng mga checkpoint. Hindi dapat makalabas sa mga bumbong na yung Santo Cristo. At kayo, hindi dapat makarating sa kinaukulan ng nangyari ito. Epe, gusto ka makausap ni Congressman. Anong pake sa inyo ni Congressman, Father? Gusto niyang bawiin ang lupang ibinigay ng kanyang ama sa simbahan. At ginagamit dito ang kanyang kapangyarihan bilang mamabatas para mapali sa mga tao. Eh, ikaw, ano naman ang kaugnayan mo sa kanya? Dati niya akong tauhan. Pero nung minsan, nagalaw ko isa sa kanyang mga babae. Tapos, kinasuhan niya ako ng rape. Simula nun, nakulong na ako. Kahit alam niyang wala akong kasalanan. Dahil kagustuhan ng babae nangyari sa amin. Wala kang kasalanan sa mata ng tao. Pero may kasalanan ka sa mata ng Diyos. Dahil ginalaw mo isang babaeng hindi mo naman asawa. Paano ka naman napasok sa trabaho ito? Tuwing may kagalit si Congressman, kinilalabas niya ako ng kulungan. At akong tumitira. Bakit mo ginagawa yun? Malaki bang bayad sa'yo? Nangako siyang iaatras ang demanda para mapawalang sala ako at makalaya. Pero hindi niya ginagawa yun. Kaya tumakas ako at nagtago. Pero napakahirap ng buhay ko. Si Congressman talaga, may impluensya, pasalapi. Kaya naisip akong tukutin ka, Father. Makapangyarihan siya. Iho, wala nang higit pa sa Panginoong Diyos. Kasi alam mo, hindi ko alam gagawin natin. Delikadong buhay natin. Hindi kita pwedeng iiwan. Dahil habang nasa tabi kita, hindi nila ako mapapatay. Hindi rin ako papayag na mawala ka. Dahil gagawin kitang testigo labang kay Congressman. Mabuti. Lumabas tayo ng lalawigan. Hihingi ako ng tulong sa kampo. Checkpoint. Umabot na ang kamantag ni Judas sa kalsada, Father. Hindi tayo makakaraan. Anong gagawin natin? Alam ko na. Kaninong bahay ito, iho? Sa kaibigan ko po, Father. Antayin niyo po ako rito. Dadaan ako sa harapan. Wala ata ang kaibigan mo. Wala nga ho, Father. Matagal mo na ba siyang kakilala? Hindi po. Bago lang. Pero huwag kayong mag-alala, Father. Safe tayo rito. At isa pa, babae ang may-ari ng bahay. Kaya pwede tayo mag-relax. Pwede ba akong maghilamos ng konti?
Naku, Father, kayo pala. Sorry ho, Father, napagkamalan ko po kayong si Marlon eh. Father, bakit ho? Ano nangyari? Eh, kasi nahawakan ko yung kwan eh. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo nang nasalat mo yung instrumento na nagpaparami ng tao sa mundo. Father, siya nga pala si Cindy. Kaibigan ko. Siya yung may-ari ng bahay. Cindy, ah? Naku, iha. Kung hindi lang ako pare, si Cindy na ako. Ikaw, ha? Masurpresa ka. Nagdala ka pa ng pare. Bakit? Pakakasal na ba tayo? Hindi. May problema lang kami. Mabuti pa, ipaghahanda ko na lang kayo ng pagkain. Dito na kayo maghapunan. Pero pagkatapos nating kumain, alam mo na yon. Masarap ka pala magluto, Cindy. Salamat ho, Father. Ah, sige, kain lang kayo ng kain, oh. Tuwing makakatikim ako ng pritong manok, naalala ko tuloy nung maliit ako. Sabi ng lolo ko, ang inahin daw, pag lagi naapakan ng itlog, nabubugo. Ah, Father, Marlon, dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang kayo lumakad. Maraming salamat, iha. Lumilindol. Klaseng lindol ito. Humahalinghing. Hello! Ah, hello, sir. Si Cindy po ito. Nandito na ho yung dalawa. Alam mo nang gagawin mo? Yes, sir. Congressman Cortez Residence, hello. Sorry, Marlon. Malaki ang ibinayad sa akin ni Congressman Cortez para patayin ka. Pati ikaw. Patawarin ka ng Diyos, Ana. Sumalangit na wang iyong kaluluwa. Umalis na tayong dalawa dito. Nasisiguro kong paparating na ang pangkat ni Congressman Cortez. Ah!
ni Congressman. Susuko na kami! Nasaan si Marlon? Nasaan? Amang, pera muna ng jeep mo. Hindi mo pwede. Baba! Baba! Oo!
Father, di ba mas mamagdakaw? Hindi ba narinig yung sinabi ko, Pahiram? Kunin na sasakyan! Please! Father, pinahabol tayo! Balot ang arena. Pag pinirito mo, torta! Ay, talaga niyo kami! Ay! Ay! Tulong! Ano ba? Ano namin ninyo kanya? Kuma! Tulungan niyo kami! Ay! Wala akong makita! Dito pa tayo nasiraan. Sa hirap pa naman ang dinanas ng jeep na ito ay talagang susuko. Oh, bakit? Alam mo, Father, nag-aalala ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Ako? Hindi na mahalaga ang buhay ko. Masamang tao. Kriminal. Samantalang ikaw, marami ka pang kabuti ang magagawa sa mundo. Iho, ang lahat ng bagay na nabubuhay dito sa mundo, maging tao, hayop o mga halaman, ay may pakinabang. Katulad mo. Pero ang hindi ko alam hanggang ngayon ay kung ikaw ay mabuting tao o masama. Pero ba't yan ang pag-uusapan natin? Ang mahalaga ay makalabas tayo ng lalawigan at makarating tayo sa kampo militar para makahingi tayo ng tulong doon. Natitiyak ko na hanggang ngayon ay hindi kayang pasukin ang kamandag ni Congressman Cortez, si Colonel De Guzman. Paano kayo nakakasiguro, Father? Matagal ko siyang nakasama sa Army. Ako'y dating military chaplain noon. Kilala ko ang kanyang pagkatao. Oh, may karetang dumating. Usapin niyo. Magandang hapon sa iyo, Amang.
Magandang hapon din po, Father. Kami nasiraan, baka ako mayroon kang alam na mekanikong malapit dito. Meron po, Father. Malapit lang po yung tinitira niya sa bahay ko eh. Kaya lang, wala ho siya ngayon, nasa bayan. Bukas pa po ng umagang uwi niya. Mabuti pa po, Father. Habang iniintay niyo yung mekaniko, doon naman na kayo sa bahay ko. Malapit lang po, dyan lang po. Tsaka alam niyo, Father, delikado po ang lugar na to. Pagsapit po ng gabi, delikado po. Ay, maraming salamat, Amang. Tayo na. Halika na, Amang. Pagsaluhan natin itong niluto ko. O, diyan ka na maupo. Uy, mukhang masarap yan, ah. Magpasalamat muna tayo sa biyaya ng Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Basbasan mo, Panginoon, ang aming kakan. Kaloob ng ating butihing Ama. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Saan naman kayo papunta kanina? Parawas kami ni Father. Kaso lang, nasiraan kami ng jeep. Kaya inabot kami ng dilim. Napapansin ko, Mamberto. Wala kayong kasama rito. Mag-isa lang kayo. Kasi, maga ako ng biyudo. hindi ako pinalag ng magkaanak. Kaya eto, nag-iisa ako. Ano yung kinabubuhay niyo rito? Nagtatanim ako ng kamoting kahoy. Tapos, dinadala ko sa bayan para maging pera. Siya nga pala, Father. Pagtawad sa ating kumain, pwede na kayo magpahinga. Gamitin niyo na yung kama sa loob. At ako naman, dito na sa labas. Kasi, binabantayan ko yung mga alaga kong hayop. Alam niyo naman, baka masalisiyan tayo. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Mang Berto. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Salamat din po, Father. Father, anong ibig sabihin nito? Mabuti nang malaman mo, bago kita patayin, nakasabwat din ako ni Congressman Cortez. Sinadya namin na kunwari ako'y mahigpit na tumututol sa kanyang plano. Para kapag naisalin namin sa kanyang pangalan, ang titulo ng lupa ay huwag mahalatang makihinabang din ako. Father, paano nyo natin lokoy ng mga taga Santo Cristo? Simple lang, Marlo. Pera.
Bakit, Marlon? Masamang panaginip, Father. Father, parami na ng parami. Ang alin? Ang mga kalaban natin. Kailangan natin yun! Hindi ko na problema yan, Hepe. Alam ko namang kayang-kaya mong pagtakpan yan. Pero sir, baka dumating ang panahon na hindi ko na kayang pagtakpan ang tunay na pangyayari. Alam mo naman delikado para sa akin kapag pumutok ang kasong yan. Tandaan mo, hindi ka magiging chief of police ng bayang ito kundi dahil sa akin. Pinapaalala ko lang sa yan. Hayaan nyo, sir. Kapag nahuli siya, dapat niyang panagutan sa batasan lahat ng kasalanan niya. Eh, paano mahuli si Marlon? Eh, hindi naman kumikilos yung mga pulis mo. Ito ang tandaan mo, Hepe. Masama ako magalit. Alam mo yan. Randy! Iatid si Hepe sa labas. Tayo na ho, sir. Kamuting kahoy daw ang tanim ni Mambel. Kamuting kahoy na nakakabangag. Mariwana ito ah! Malamang plantasyon to ni Congressman Cortez, Father. Marlon, lighter mo.
pwedeng humingi ng konting tulong. Nasiraan kami ng sasakyan eh. Baka pwedeng makisakay. Kung ganun, Father, sige ho. Parang nasusunog yata yung tubuhan, ah. Natabasin na siguro kaya sinusunog. Ah, ganun ho ba? Okay, yung dalawa. Doon muna kayo sa taas. Sige. Sir, Sinistor. Sir. May problema tayo. Ano ba nangyari? Sinunog yung dalawa yung plantasyon natin. Huwag niyong tigilan ang dalawang yun. Kapag bumalik kayo dito, nawala ang pare at buhay si Marlon, kayo ang papatayin ko! Yes, sir! Father, hanggang dito na lang po kami. I-deliver pa po kasi namin ito sa palengke. Maraming salamat. Wala nga naman ho. Salamat. Sige ho. Sige. Sige ho, Father. Sige ho. Marlon, bakit hindi ka pa matulog? Hindi makakatulong sa problema natin ang alak. Alam mo, Father, nararamdaman ko. Palaki ng palaki ang kasalanan ko. Dahil sa dami ng tao kong napapatay. Ay kinakatakot ko. Ay kung anong parusang igagawad sa akin ng Panginoong Diyos. Ano mang parusa yun? Baluwag ko na tatanggapin. Siguro, Father, kukunin niya rin ang buhay ko, ano? Dahil isa ako masamang tao. Ang gusto ko lang sana, makahingin ng tawad sa kanya. Father, tulungan mo ko humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Tulungan mo ko dahil ayoko na pumatay ng tao. Ayoko na, Father. Ayoko na talaga. Kawikaan 3:30. Huwag kang makipag-away kung walang dahilan. Kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan.
Marlon. Naghihintay ang Diyos sa iyong pagbabalik loob. At saka nagdesisyon ako. Bukas ng umaga, tatawagan ko si Congressman Cortez at sasabihin ko sa kanya, handa ko ng pirmahan ng mga dokumento para mabalik na sa kanya lupang gusto niyang bawiin. At nang sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong tumakas at wala na sigurong taong mapapatay pa. Marlon, magpahinga na tayo. Congressman Cortez Residence? Anyan ba si Congressman? Wala po eh. Umatin po ng prayer rally. Ah, bastos naman ito. Salamat. Welcome po. Ano ba yan, iho? Almusal tigre? Marlon, kawawang atay mo dyan. Magandang araw sa inyong dalawa. Siguro naman ngayon, hindi na kayo makakatakas. Pinapagod niyo ako. Ngayon wala na kayong matatakbuhan pa. Sige, labas! Laway pa lang yan. Pasensya ka na, iho. Hindi ko sinasadya. Doon mo nasampa ko eh. Ang agang karma naman ito. Ano bang inintay mo? Kapit na! Sakay na!
Pagod na pagod na rin kami sa katatakbo! Masakit ang kalyo ko! Padre Kalibre! Palalakarin kita sa apoy! Sa hirap na tinayas ko sa inyo! Palalakarin sa apoy? Oh! Di naging popcorn ang kalyo ko niyan! Huwag mo itabay sa father! Ako lang dapat napatay mo, di ba? Na! Huwag mong hayaan. Manaig masama sa kabutihan. Lumabang ka, Marlon. Lumabang ka. Laban, Marlon. Si Congressman Cortez ang palalakarin natin sa apoy. Alam niyo, mga kapatid, mula nang isuko ko sa Diyos ang aking sarili, nagbago ang aking pagkatao. At mula nung tanggapin ko si Kristo sa aking puso, ay biglang bumuhos ang biyaya sa akin. Kabilang dito, ang pagkahalal ninyo sa akin bilang congressman ng lalawigan nito. Kaya naman, gusto kong ibalik sa inyong mga mamamayan ang grasya sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa bayang ito. Mga kapatid, meron tayong isang problema.
maapektuhan ang mga tahanan ninyo. Kaya sa inyo mga kamay, nakasalalay ang ikaunlad ng bayan ito. Kaya kung talagang ukol na gawin kong maunlad ang bayan ito, tutulungan tayo ng Diyos. Amen! Talagang gagawa ng paraan ng Panginoon para huwag matuloy ang binabalak mo. Hindi pagpapaunlad ng bayan ang iniisip mo, kundi pagpapaunlad sa iyong sariling kapakanan. Padre Calibre, salamat sa Diyos at buhay kayo. Nabalitaan kong pagkadukot sa inyo, kaya inatasan ko ang buong pwersa ng mga pulis sa bayang ito para hanapin kayo at mailigtas. Kasinungalingan. Kasama ko ngayon ang taong inutusan mo para duhutin ako upang sabilitang papirmahin para mabawi mo ang lupang ibinigay na iyong masasimbahan at ang lupang iyon. Sa ngayon ay kinatitirika ng mga bahay ng karamihan sa mga narito ngayon. Alam ko ba ba'y natawag? Totoong lahat ang sinasabi ni Padre Calibre sa inyo! Dahil akong ginamit ni Congressman Cortez para maging instrumento ng mga kasamaan niya! Wala akong nalalaman sa mga sinasabi ninyo at hindi ko kilala ang kriminal na yan! Ikaw ang kriminal, Congressman! At ang labang ko lamang sa'yo, kakampi ko ang sugo ng demonyo. Sinong demonyo? Ikaw, Congressman! At ito ang sugo mo na siyang titistigo laban sa'yo! Ano pa inihintay mo? Bakit di pa huli ng kriminal na yan? Baron! Baba, mabalil mo! Baba! Anak, dito lang! Pati ikaw, Congressman! Anong ibig sabihin nito? Alam mong alam ko na sinetap lang si Baron sa lahat ng mga kaso niya. Pati ako naging sunod-sunura sa lahat ng gusto mo. Pero hindi na sa pagkakataong ito. Dinarakit kita sa ngalan ng batas. Sumuko ka na! Daddy! Tulungan niyo kami! Tumapagkakalaya! Kalansya! Tulungan niyo kami! Pulihin si Congressman! Daddy! Pulihin si Congressman! Daddy! Dahan-dahan lang! Mukhang maswerte ka pa rin, Congressman. Hindi ka na puro. Hindi pa kayo magkikita ng barkada. Sinong barkada? Si Lucifer. Mas maswerte pa rin ako, Father. Dahil naging kakampi ko ang sugo ng Jokes. Sino? Sino pa? Eh di ikaw! Padre! 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 Pad